Let's pray. Ama namin, salamat po dahil binigyan niyo kami ulit ng buhay. Salamat po, pinihima kami. Salamat po at nagising kami. Salamat po sa mga pagkilos mo sa buong nilikha para sa araw na ito, para kami ay makapag-aral, para kami ay makapagsaliksik ng tinuturo ng banal mong kasulatan para sa mga iba't ibang paksa. At ngayon, sana'y loobin mo na matuto kami sa usapin ng pagka-Diyos mo at pagka-Panginoon ni Jesu Kristo, sa usapin ng pag-ibig, sa usapin ng romansa. Sana po, Diyos, ay magkakilabangan ito sa amin. At ganoon din po, hinihiling namin yung mga paparating ng mga kapatiran, mga miyembro ng iglesia, at maging mga bisita namin ng mga papunta na rito. Ingatan niyo po sila, gabayin niyo po sila, alalayan niyo po sila para sa pagsasama-sama para sa araw ng kaluluwahan. Samahan niyo po kami, O Diyos, kami po ay magkaroon ng puso o pagkasakop sa salita mo at isipang nakatutok sa kung ano ang talagang nakasulat sa kasulatan. Maraming salamat po ang Diyos. Pinupuri ka po namin at ito hinihilig namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige. Magsisimula tayo ng two-part na series ito. So, this Lord's Day at next Lord's Day ay pag-aaralan natin sa Bible class yung usapin ng pag-ibig. Hindi na to bago na topic dito sa church, pero maganda na maulit-ulit as well as makita rin natin yung ibang mga sinasabi ng ibang parts ng scripture patungkol dito at yung nangyayari ngayon sa lipunan. So, pero ngayon, nakafocus tayo sa mga single. So, love and singlehood. Pero sa susunod na Lord's Day, mag-focus tayo sa love and marriage. So, dun sa next Lord's Day, medyo mas leaning na tayo, concentrated na tayo sa mga ginagawa sa loob ng pag-asawa, sa loob na nagkasal. Ano yung tinuturo ng Bible sa mga asawang lalaki at sa mga asawang babae. However, itong pag-aaralan natin ngayon, medyo papunta pa lang doon. So, para sa mga single at sa pag-ibig. So, meron tayong lima ng mga tanong na sasagutin dito. So, the 5WH questions. Why, what, who, when, and how. So, lahat ito patungkol sa pag-ibig, sa romansa, at isa-isa natin yung tatanungin. Una, bakit? Bakit kailangan nito? Bakit kailangan ng pag-ibig? Bakit kailangan ng romance? Pangalawa, ano naman ito? Ano yung kahulugan nito? What's the meaning of love sa sense ng romance? Pangatlo, who? Sino yung dapat na kabilang dito sa romance? Number four, when? Kailan dapat magsimula ito? Panglima, how? Yun na yung paano naman yung process. Paano yung step by step na pwede natin isipin pagdating dito sa romance. So, titignan natin yan, pero isang mga key texts natin pag sa usapin ng singlehood at love ay yung Genesis chapter 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse 18, basahin natin. Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." So, nung sa Genesis 2:18, nung nilikha si Adam, nilikha siyang single. Hindi nilikha si Adam na married agad. So, nung nilikha si Adam, siya pa lang, wala pa siyang kasama nun, wala pa si Eva. So, yung unang lalaki na nilikha ng Diyos ay single. Wala siyang kasama. Pero, nagsalita dito yung Diyos sa Genesis 2:18, sinabi niya, hindi mabuti na mag-isa lang si Adam. So, pwede natin, hindi mabuti na single lang siya. But, what God did was, He made Adam a helper fit for him. So, marami tayong makikita dito sa why, pero ang isang binabanggit dito ay nilikha ng Diyos yung pag-aasawa, nilikha ng Diyos yung romance, nilikha ng Diyos yan,
dahil nakita niya na hindi mabuti sa isang lalaki na namagusan. So dito natin sisimulan yung unang question natin. The question of why. Bakit kailangan? Siyempre, isang verse pa lang po tinignan natin. Pag tinignan natin yung buong scriptures, meron tayong tatlong reasons kung bakit papasok sa isang relasyon. Kung bakit papasok sa usapin ng kasal. May tatlong malalaking rason sa Biblia why would someone enter and pursue romance and marriage. At maganda yung confession dahil kinoconfess natin, di ba, na summary ng tinuturo ng scripture. Pinaka-general na buod. So helpful dito yung confession of faith natin sa chapter 25, paragraph 2. Sabi ng confession of faith, marriage was ordained for the mutual help of husband and wife. Unang reason yun. Bakit daw in-ordain yung marriage? Una, for mutual help. Para sa pagtutulungan ng lalaki at ng babae. Pangalawang reason, pangalawang four. For the increase of mankind with a legitimate issue. Yung pangalawa na reason kung bakit napasok dito ay para dumami yung mga tao. Para magkaroon ng anak. So yung pangalawang reason, why you enter romance, why you enter marriage, it was designed for procreation. And number three, and the preventing of uncleanness. So bakit napapasok sa marriage? Para pigilan yung karumihan, yung sexual immorality. So, ito yung tatlo na sinasabi ng buong scripture. So, yung dalawa dyan, simula pa lang sa creation, part na yan ng design ng Diyos. Yung pangatlo, dahil na yan sa pagkamakasalanan. So, ano na yan? Post-fall reason. Kumaga, addendum na lang yan. Kasunod na dinagdag ng Diyos. Yung number one, sa number two, bago pa magkasala si Adam at Eva, dahilan na yan kung bakit ako mag-asawa. Makikita natin kay Adam and Eve, yung 1 and 2. Pero yung number 3, makikita na natin yan sa New Testament. At nakikita natin yan sa New Testament in view ng kasalanan. So, una, anong reason kung bakit mag-pursue ang isang lalaki na sa pag-asawa, bakit sasagot ang isang babae sa usapin ng mga naliligo sa kanya, mga nag-pursue sa kanya, bakit? Number 1, because for the mutual help. Because they were designed to complement. Dito sa Genesis chapter 2, verse 18, ang sinabi, it is not good for man to be alone. Kaya yung Diyos gumawa ng katuwang niya. So, mag-isa, binigyan ng katuwang. So, mga ano ito, implications ng verse. Una, hindi pala mali para sa mga single na Christian na gusto nila na pumasok sa relasyon, sa pag-asawa. Hindi mali. Hindi mali yung desire ng isang Kristiyanong single na gusto ko rin mag-asawa. Gusto ko rin magkaroon ng relasyon. That's, hindi yun mali. Kasi even in the beginning pa lang, ang Diyos na mismo nagsabi, it is not good for man. Hindi si Adam ang nagsabi. Hindi sinabi ni Adam na, ay, ano, feeling ko, ano, ganito, ganyan. Yung Diyos mismo nagsabi na it is not good for man to be alone. So, hindi mali yan. Huwag natin isipin na pagkamakasalanan agad, pag gusto natin mag-asawa, hindi agad-agad yun. Pangalawa, na mapapansin natin dito, nung sinabi to ng Diyos, nagtatrabaho na si Adam. Nung sinabi to ng Diyos sa Genesis 2 verse 18, nagtatrabaho na si Adam bago binigay si Eva. Bago nga binanggit ito ng Diyos eh. Sa Genesis 2:15 to 17 pa lang, may pinapatrabaho na yung Diyos kay Adam and he was already doing the commands of God. So, bago pumasok dun sa pag-asawa, sa romance, nag-work na si Adam. Very vital yun. Kasi yung usapin ng romance ay tutulungan ng babae, yung lalaki, sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Pag-asawa,
ay itulungan ng babae, yung lalaki sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kung yung lalaki, walang ginagawa, hindi ginagawa yung pinapagawa sa kanya ng Diyos, anong gagawin ng babae? Saan siya tutulungan? Saan siya susuportahan? Saan siya magiging helpmeet? So, kaya vital yun. So, ladies, bullet point number three, ladies enter a man's life in marriage for the purpose of helping him with the work God gave him. Yan ang dahilan kung bakit binigay si Eva kaya dan. Para bigyan siya ng katuwang, ng katulong, kasama, katrabaho sa pinapatrabaho sa kanya ng Diyos. So, God made these two genders for marriage to help one another and not to compete. So, they are designed to complement at hindi maglaban. And take note, ito yung unang-unang hindi mabuti. Ito sa verse natin. Doon sa serye ng mga mabuti na ginawa ng Diyos. At ano yun? Ang isang tao sa labas ng pag-asawa. So, sinabi ng Diyos, binigyan siya ng liwanag, it is good. Binigyan niya yung lupa, it is good. Binigyan niya yung mga hayop, it is good. Binigyan niya yung lahat ng mga nandito sa mundo, it is good. Nung binigyan niya si Adan, it is very good. Series. Good, 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 very good. Tapos, bigla na lang sa verse 18, it is not good. It is not good. Hindi daw mabuti. So, yung Diyos, He made romance in marriage for mutual help in both needs and work. Sa pinapatrabaho at sa mga pangailangan. So, maglagay tayo dito ng mga false teachings. Yung mga false teachings na to ay kabaliktaran ng makikita natin sa mga passage natin. So, ano yung false teaching dito sa una? False teaching na isipin ng isang tao, isang Kristiyano na you don't need anyone to complete you. May mga gano'n. Hindi ko, yung mga babae, yung mga lalaki, hindi ko kailangan ng babae. Yung mga babae, hindi ko kailangan ng lalaki. Madalas may mga pinanghuhugutan yun kung bakit sinasabi yun. Pero dito, just mismo example, hindi mabuti na ikaw lang ay mag-isa. Just mismo example. So yun yung isang extreme na kailangan na, wait lang, pag-isipan mo muna ito. Tignan mo muna yung sinasabi ng Bible. Huwag kang magsalita agad-agad na hindi ko kailangan ng ibang tao. Hato ko mag-isa. Pangalawa, ay yung opposite extreme naman na hindi nabubuhay ng walang love life. Yun naman yung isang opposite extreme na, kailangan meron agad ako ngayon. Hindi ako mabubuhay. Hindi kompleto ang buhay ko. Hindi ako makakapag-function kung wala itong love life. So, yun yung dalawang opposite ng mga false teachings sa usapin ng singlehood, sa usapin ng love. Bakit? Kasi ang dinesenyo ng Diyos na magpa-function ng tao sa sarili niya, pero kailangan niya ng makakatuwa pagdating sa pinapagawa sa kanya ng mga Diyos, ng Diyos at sa mga pangangailangan niya. Pangalawa, na reason kung bakit merong marriage ay they were designed for procreation. I-insert ko lang dito. Dito sa tatlong to, hindi nyo makikita to sa mga common secular reasons kung bakit napapakasal. Hindi nyo makikita. Anong makikita nyo para akin? Mahal ko. Mahal mo ba? Oo, mahal ko. Mahal na mahal ko. Puro ganun yung makikita natin. Ang tanong, nasa sa Bible? Ano sinasabi ng scripture? Hindi mahal, 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 mahal. Part ba yun? Yes. Uusapan natin sa definition yan. Pero, ang tanong, anong sinasabi ng Bible? Yung lalaki, bakit? Kasi mahal ko na eh. Yung babae, ba't mong sagutin? Kasi mahal ko na eh. Kung Kristiyano tayo, yung definition at worldview natin, nakapasok lahat sa kasulatan. Ang magiging tamang tanong, magiging tamang sagot, bakit mo ipapursue itong babae, ang unang isipin, ano sinasabi ng Bible? Bakit mo nga ba siya ipapursue? Bakit nga ba? Yung babae naman, pag may nagpapursue sa kanya, ang isipin niya, bakit mo nga ba siya nasagutin? Anong sinasabi ng Bible kung anong dahilan ng Bible bakit mo sasagutin?
itong tatlo yun. Hindi yung mamaya, I will strongly speak against sa mga romantic movies na naging Biblia, lalo na ng mga kababayan. Mga kalalakihan din, pero lalo na ng mga kababayan. Naging Bible yung mga romance novels at mga films. Yun naging standard kung paano natitignan yung bukong usapin ng pag-ibig. Yung mga lalaki meron din. Ang Bible naman ng mga lalaki, pornography. Yun ang Bible nila. Ito ang dahilan. Ito lang, walang ibang dahilan. So, ito yung tatlong reason. Una, we were designed to complement. At pinapagawa yung Diyos, kailangan ko ng kasama, natutulong sa pinapagawa ng Diyos. Pangalawang reason pala kung bakit papasok sa relasyon at papasok sa pag-asawa ay para magkaanak. Para magkaanak for procreation. Genesis 1:28, nung binigay na lang doon si Eva kay Adan, ang punto sa kanila, be fruitful and multiply. May spiritual sense ba yung be fruitful and multiply? Yes, of course. Ang spiritual na essence nun ay yung Matthew 28. Go into the world, preach the gospel, make disciples. Yes. Pero, huwag natin aalisin yung literal na ibig sabihin mo. Yung literal na ibig sabihin ng be fruitful and multiply ay mag-anak kayo. So, nung nag-anak si Adan at Eva, lumabas si Cain, si Abel, si Seth, sinusunod nila yung Diyos. Sinusunod nila yung disenyo kung bakit sila pinagsama ng Diyos. So, Genesis chapter 9, 1 at 7, nireiterate ito ng Diyos kay Noah nung pagkatapos ng flood. Bakit? Kasi parte ito nung mandate sa creation. Ang utos kay Noah, be fruitful and multiply. So ito pa ng romance sa pag-ibig, sa loob ng tipanakasal, ay dinesenyo ng Diyos para sa pag-aanak. Dinesenyo ito ng Diyos para sa pag-aanak. So yung mga single, isang reason pala para papasok sa marriage, isang legitimate at godly maka-Diyos na dahilan ay gusto kong mag-anak. Gusto kong mag-anak. Dahil gusto kong sublin ng Diyos. Notice that sexual desires and attraction were created for procreation. Kaya tayo binigyan ng Diyos, syempre hindi lang yan, pero isa yan, kung bakit merong sexual drive na binigay yung Diyos sa mga lalaki, at merong big sexual drive na binigay yung Diyos sa mga babae, ay para mismo sa procreation, hindi natin madedenay yan. Anong paraan para magkaroon ng anak? Pagtatalik. Pagtatalik. Sex. At doon, sa loob ng pagtatalik, dun sa proseso mo, doon nagkakaroon ng mga supling. Anong sinasabi sa atin ng Diyos doon? Sundin niyo ako ng may kagalakan. Sundin niyo ako ng may kasiyahan. May kasiyahan yung pagtatalik at utos ng Diyos yung magkaanak at pagtatalik yung paraan para magkaanak. Kasi sabi ng Diyos, sundin niyo ako ng masaya. Maging masaya kayo sa mga pinapagawa ko sa inyo. Anong false teaching dito? Again, papasadahan natin ito ng mga false teachings. Ano yung false teachings when it comes sa pag-aasawa and sa reason number two? Yung gusto ng anak na walang asawa. False teaching yan. Sabihin, eh, ayokong magkaroon ng asawa, sa ulo lang yan, pero gusto ko lang magkaanak. Yung iba, gusto ko magkaanak lang. So, mali katuan yan. Hindi dinisenyo ng Diyos na magkaroon ng anak na walang asawa. Hindi dinisenyo ng Diyos na magkaroon ng anak na walang asawa. Pangalawang false teaching, gusto ng asawa pero ayaw ng anak. Mas common to, no? Hey, magpapasal kami, pero ayaw namin magkaanak. Ayaw ko magkaanak. Kasi, ano yung mga reasons kung bakit? Pwede tayo maglista ng mga reasons, pero kailangan natin alalahanin na kabalik na rin yun ang utos ng Diyos. Yun yung direct, yun yung literal na kailangan natin isipin. Mahirap ba? Yes. Financially challenging ba? Yes. Ang tanong, hindi yung mga yan. Hindi tanong kung ano yung mga
reasons mo napapakato. Ang tanong, ano sabi ng Diyos? Yun yung unang, first consideration natin, Diyos. Anong sabi niya? At kung may pinapagawa siyang mahirap, kailang kakayanin natin. Kailang humingi tayo sa Diyos ng kakayanan. Humingi tayo ng Diyos sa Diyos ng preparasyon. Panginoon, ihanda mo ako paano ka susunod. Di ba ganun yung buong direksyon ng Kristyanismo? Hindi mo sasabihin, ay, medyo mahirap itong isang utos. Huwag muna. Ayoko nito. Yung mga madadaling utos na lang susunod ito. So, gusto kong maintindihan natin ang package deal ito. Package deal ito. Nung binigyan ng Diyos ng dahilan kung bakit pumasok sa love life, sa pinapag-asawa, kasama dun sa package na yun na mag-anak. Hindi pwedeng alisin yun. Hindi pwedeng sabihin na gusto ko lang ng asawa pero ayoko ng anak. Gusto ko yung pagpapala ng Diyos pero ayoko yung utos niya. Hindi. Yan yung pangalawa. So, yung mga gusto magkaanak, that is the noble thing. That is the noble na klase ng intention. Number three, ito yung binanggit natin kanina na wala na sa Genesis. Yung number three, ang pangatlong reason kung bakit mapasok sa love life, sa romance, itong pangatlo ay post-fall reason ng Bible. Again, yung number one at number two na reason, yung complementarianism at number two procreation, yan ay inutos na kay Adan bago pa sumulog sa kasalanan. Pero itong pangatlo ay makikita na natin sa New Testament. 1 Corinthians 7, mababasa na natin. So, hindi ito yung original na design ng Diyos kung bakit papasok sa pag-asawa. However, legitimate pa rin ito. Legitimate ito na reason. Either by prevention, or as repentance. 1 Corinthians chapter 7, sexual urges are not equal to immorality, but to marriage. Kapag yung mga single ay single, lalo na, di ba, last Wednesday, pinag-aralan natin yung youthful temptation. Pag lalo na yung lalaki, kapag lumalaki yung mga lalaki, nagkakaroon na sila ng urge sexually. Nagkakaroon na sila ng urge sexually, lalo na yung mga lalaki. At sa usapin na yun, kapag nagkakaroon na ng urge yung mga lalaki, nakakuso na sila sa babae, natutuliro na sila, di na sila mapakali sa patingin ako ng tingin sa mga babae. Ang panawagan doon ay hindi immoralidad. Ang panawagan doon ay mag-asawa na. Panawagan yun, papunta sa direksyon ng pag-asawa. Yung drive na yun ay para doon. Nilikhaya ng Diyos para doon. Hindi yung nilikha ng Diyos para magkasala. Ay, nagkakaroon ako ng ganitong desire, makapanood na ng porn. Nagkakaroon ng ganitong desire, makapag-masturbate na. Nakagkaroon ako ng ganitong desire, makahanap na dito ng makakaano ko, flirt, or premarital sex. Hindi yung makaya ng design ng Diyos. Ang design ng Diyos, kailangan ko nang simulan. kailangan ako mag-pursue. Kailangan na ako mag-pursue ng babae. So, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 9, isa ito sa mga kadalasang ginagamit, lalo na ng mga single na lalaki, it is better to marry than burn with passion. It is better to marry than burn with passion. Sinabi ni Apostle Paul na kung walang self-control yung isang individual, pwede lalaki, pwede babae, kung walang self-control, ang sinabi niya, mas maibig mag-asawa kaysa magkasala. Yung sinabi sa text, 1 Corinthians 7 na. Gusto ko na i-clarify na hindi in-encourage ni Apostle Paul na okay lang kung walang self-control. Kasi isa yun sa fruit ng Holy Spirit sa Galatians 5. Isa yun sa ulit-ulit na binabanggit sa lahat ng edad sa Titus chapter 2. Isa yan sa bunga ng banal na espiritu, isa yan sa mga dapat i-cultivate ng mga Kristiyano, yung self-control. Pero, dahil sa pagkamakasalanan ng mga tao, specifically ng mga Kristiyano, mas, kung walang self-control, ay mas kailangan bigyan ng priority yung purity.
in terms ng marriage. In terms ng marriage. Hindi nyo kaya, magpakasal kayo. Hindi nyo kaya, magpakasal kayo. Ano ibig sabihin niya po, Sir Paul? Mas priority yung sexual purity more than any other ends. Pangunahin, pinaka-priority, top priority, yung sexual purity. Kung hindi na disiplina yung isang Kristiyano, habang yung isang bata, maghala siya, nag-Kristiyano siya, wala siyang disiplina ng self-control, dapat meron, no? Dapat. Kasama yun sa pagpapalaki. Pero kung wala, yun ay priority dapat. The blessing of sexual intimacy should be enjoyed within marriage. And any form of sexual intimacy must only be for the married. Kaya yung sinasabi ni Apostle Paul. So, ano yung false teachings dito? Itong dalawa yung false teachings. Again, sa usapin ng reason number three. Una, kapag nagpo-person ng marriage, ang kadalasan na concentration ay nasa financial stability rather than sexual purity. Sa kalakhan ng kultura, sa kalakhan ng kaisipang Pilipino, ang unang-unang konsiderasyon ay hindi paano namin mapipigilan na hindi magkasala. Hindi yun. Ang unang-unang consideration ay pera. Kadalasan. Pero ang tanong, ano yung sinasabi ng Bible? Hindi yung sinasabi ng kultura. So, eto yung mga general terms, ha? Huwag mo i-specify ka agad ito. Kailangan natin ng counsel pagdating dyan. Pangalawang false teaching ay pag-welcome ng mga non-covenantal relationships, boyfriend-girlfriend, sa isang unmarriageable condition. That is a perfect recipe for sexual immorality. It's a perfect recipe for sexual immorality. Kapag pumasok sa mga relasyon, pumasok sa mga pag-aakitan, pumasok sa mga intimacy ng hindi pa naman marriageable. Hindi pa naman handa sa pag-aasawa. Sabi sa Songs of Solomon, chapter 8, verse 4, I want you to swear, O daughters of Jerusalem, do not arouse or awaken my love until she pleases. Do not arouse or awaken my love until she pleases. So, isipin niyo. Sinabi, huwag muna. Huwag niyong gigisingin kung hindi pa handa. Kung hindi pa kayo papasok sa mag-asawa, gigisingin. Bakit nagigisingin? Pag ginising niyo yung emosyon, sexual, physical, na mga uri na yan, ng normative naman sa isang tao, eh sinabi, kung hindi pa handa, bakit sisimulan? Bakit ginisingin? Anong purpose doon kung ginigising? Yan ang tanong. So, do not trigger any form of romantic intimacy outside marriage. Yan yung isa sa mga inaasahan sa atin dito. Pangalawa na question, why? Inuna natin yung why. Ngayon, ang tanong naman natin ay what? Ano yung romance? Pwede natin i-define ito in dalawa yung factor. Dalawa yung nasa equation pag sinabi natin pag-ibig, romantic love. It is a great affection to a person pursuing their highest good. So, yan yung pinaka-pwede natin gamitin working definition. Attracted ka doon sa tao, ito yun, attracted ka, pero gusto mo ikabubuti niya. Attracted ka sa kanya, at gusto mo ikabubuti niya. Ayan yung basic na ibig sabihin ng romantic na pag-ibig. So, pero ang question, paano mapapanatili yan? Yan, paano mapapanatili yung kagustuhan at kagustuhan sa kabutihan niya? How can that be protected and how can that be pursued at the same time? So, dito papasok yung sa usapin ng ano, dito papasok yung pag-aasawa. Romantic love and marriage are inseparable in the Bible. Hindi ko na isa-isa yun itong mga verse. Andito lahat ng mga verses. Sa Bible, ang pag-ibig at kasal ay hindi makaiwalay.
ulitin natin. Sa Biblia, ang pag-ibig at kasal ay hindi magkahiwalay. Iisa yan. Hindi yan sinabi ng Bible na may nagmamahalan sa labas ng kasal, okay lang yan. Hindi sinabi, hindi mo asawa pero minamahal mo, okay lang yan. Hindi ko sinasabi na hindi lang married, ha? Kahit yung mga married. May asawa ka, tapos mahal mo, hindi mo asawa. Acceptable ba yun sa Diyos? Hindi. So even before marriage, acceptable ba yun sa Diyos? Yung minamahal mo, yung hindi mo asawa. So, ibig sabihin, eto ang usapin to ng romantic love. Itong affection na ito, itong for pursuit of good, that is protected within the covenant of marriage. So isipin natin, alisin natin sa equation ng isa. Attracted ka sa isang tao. Attracted ka sa isang tao. Pero wala naman yung goodwill. Yung goodwill, yung gusto mo yung kabutihan niya. Attracted ka, pero hindi mo gusto yung kabutihan niya. Anong tawag doon? Lust. Yun ang tawag doon, lust. Gusto mo siya, pero hindi mo gusto yung kabutihan niya. Yun yung lust. Magkaiba yan sa lalaki at babae. Pwede magkapareho, pwede magkaiba. Yung lust sa lalaki, more probably physical and sexual. Yung lust. Diba? Yung mga lalaki, may makita kayo dyan sa daan na sexy. May makita kayo sa ano. Attracted ba kayo? For a split second? Yes! Gusto niyo ba yung kabutihan nun? Hindi naman eh. Yung magpatalo kayo, bibigay niyo yung buong. Ganun ba yun? Hindi. Last. Yun yung last. Yung pag nanood ka ng mga malalaswa, lalaki, nanood ka ng malaswa, attracted ka ba dun? Yes! Gusto mo ba yung kabutihan niya? Hindi. Anayawan mo nga siya ng masama eh. So, yun yung last. Kung wala yung goodwill, wala yung gusto mo yung ikabubuti niya. Pero, yun yung sa lalaki. So, sa isang lalaki, ang kawalan ng goodwill ay nasa form ng physical sexual. Sa mga babae naman, ang kawalan ng goodwill ay nasa form ng emotional. Emotionally attracted sa isang lalaki, pero walang goodwill na gusto siyang sabutin. Walang goodwill na gusto siya yung kabutihan niya para sa kanya. So, kaya ako nabanggit ito, mababanggit ko ba muli? Ayan, so, hindi. So, dito ko nabanggit din. Kaya, ang pornography sa mga lalaki ay yung literal na pornography. Yung sexual pornography. Mga katali. Sa babae naman, ang pornography sa kanila ay yung mga romantic films at novels. Yun yung, kung yung mga lalaki dapat tumundi, huwag manood ng mga sexual labla na yan. Nag-agree ba kayo na hindi dapat manood ng mga labla? Dapat mag-repent. Mag-agree ba kayo? Kailangan mag-repent ng mga lalaki. Yung mga babae naman, nakakabuo sila ng mga emotional fantasies dahil sa mga love story na hindi biblical. Wala, hindi kasal yung pinatutunguhan. Kung ano-ano lang ng mga emotional roller coaster or emotional adventures na meron na pinapalabas sa television, sa mga drama, at sa kung ano-ano pa. Tapos, yun yung inisipin, like, imagine nila. Pero gusto mo, meron ka bang isang lalaki na gusto mo ng kabutihan para sa kanya? Wala. That is emotional lust. Emotional lust, that's emotional pornography. Ina-arouse sa hindi mo naman asawa. Ina-arouse sa hindi mo naman asawa. Sa lalaki, bawal yun, di ba? Sa babae, bawal yun ba yun? Yes. So, ending proposition natin. To pursue romantic love with God's blessing is the pursuit of marriage. Isang lalaki, isang babae. Hebrews chapter 13, verse 14. Pursuing love in marriage is holy. Di ba? The bed undefiled, yung kama na pure that is within marriage. 1 Timothy 4:1-3, yung pinagbabawalan yung pag-aasawa ay demonyong doktrina. John chapter 2 verse 1-11, pinakaunang mirakulo ni Jesus sa pitong mga mirakulo ay yung ginawa niyang alak yung tubig. Dun sa event na yun, anong mangyayari? Kasalan. So, nung umakit si Jesus doon sa wedding at Cana, sinusuportahan niya
yung kasal. Kasi hindi ka pupunta sa isang event kung saan hindi mo sinusuporta yung event na yun. Kunyari, merong LGBTQ pa rin, pupunta ka ba doon? Sabi mo, hindi, hindi mo gagawin yun. So si Jesus, kung pumunta siya sa kasalan, merong ibig sabihin yun, yung presence niya doon ay merong presensya ng pagsuporta. Kaya hindi ka rin pupunta sa isang event kung saan hindi mo sinusuportahan, di ba? Kunyari, may asawa na, nakamag-anak mo, tapos kinasal ulit siya sa isang ibang tao. Pupunta ka ba doon? Sa wedding na yon? Hindi, kasi yung pupunta mo doon, that is a sense of support sa kanila. So, nung pumunta si Jesus doon sa wedding of Cana, ito'y pagsuporta sa marriage. John chapter 4, verse 16 to 18 naman, ang usapin naman na ito ay yung babae na maraming kinakasama. At dito, kinundik ni Jesus yung babae na yun, which is outside marriage. Sige, punta muna tayo sa question and answer. Tapos, didiretso tayo sa last three na ito. Yung mga pinaka-vital ay dito sa usapin na tayo, when, saka yung how. Pero later on, pag-usapan natin yan. Sige, question muna, bago tayo pumunta sa who, when, and how. Sige, question or mga realization. Sige, one. Story yung first verse po sa Genesis 2:18. Nasabi ko ito, di ba, before the fall. Yes. So, parang may nabasa kasi ako na sinabi ni John Piper, dahil before the fall yun yung perfect design, di ba? But after the fall, sabi niya, sometimes it would be good for man to be alone. So parang as an effect of sin, parang okay lang, good na din for some people to be alone. Ayoko magsalita kay Piper kasi hindi ko nabasa at napakinggan yung context nung sinasabi niya. Anong context na? Ibig sabihin na maging single. Ah, okay. For others. Yes, okay. So hindi ko na sinama dito dahil marami tayong material. Pero meron talaga ng mga meron tinatawag ng gift of celibacy. Perhaps, yun yung binabanggit ni John Piper. Kasi meron din sinabi si Jesus sa New Testament, yung mga eunuch, yung anak na eunuch, may mga eunuch for the kingdom of God. So, meron na mga Kristiyano na binigyan ng Diyos ng kaloob na kaya nila na walang kasama. Pero ulit, yung reminder na yun ay para sa kanila na makakaya. Kaya. Kumbaga, alam nila sa sarili nila na kahit hindi ako mag-asawa, makapag-indo ako sa Diyos, makapag-function ako sa kanila niya. Yun yung tinatawag na gift of celibacy. Celibacy. So, at yun ay hindi ang normative. Kaya medyo nag-agree ako sa sinabi ng Piper na sometimes. Ibig sabihin yung sometimes, hindi yung normal. Hindi lang yung ipipreach sa congregation na gumising yung kayo lang. Okay, mag-asawa. Hindi. Yung normal pa rin, yung creation. Mandate na dapat, karamihan, ay mag-asawa. At kung meron kang kaloob na kaya kung hindi mag-asawa, that is very good. Hindi yung kay Paul eh. Sa 1 Corinthians 7, sinabi ni Apostle Paul, ang gusto ko nga eh, maging katulad ko kayo na walang asawa. Kasi pag may asawa ka na, ang iisipin mo at ang function mo sa utos ng Diyos ay i-please yung asawa mo. Function mo. Yun yung sinabi ni Apostle Paul. Kaya gusto niya yung iba, pero hindi siya yung manusunod. Sinabi niya, ito yung gusto ko. So, dahil mas makapag-function better in some senses, kung sinabi niya naman. Pero nag-agree ako dun sa qualification ng Piper na sometimes. So, hindi yun yung always. Ang normal dapat ay mga nagsisipag asawa. Tapos, yung minimal ay sila na mga may gift of celibacy. So, ibig sabihin, yung mga walang gift ng celibacy, under pa rin sila sa Genesis 2:18. Yung mga walang gift of celibacy, under pa rin sila ng Genesis 2:18. Follow. Pastor, si Paul po ba? Ano siya? I mean, single talaga siya
ang as far as I know, ha, wala talaga siya kasama. Simula nagpa-persecute siya sa ng church, wala kong pinag-asawa siya, tapos nung nasa, naging Christian na siya, pinag-ilingkuran niya naman yung Ebanghelyo, pinapangalan niya yung Ebanghelyo, wala rin. Ang puro kamag-anak ng mga binabanggit sa Acts, may pamangkin siya, may pinsan siya, na tumulong sa kanyang tumakas doon sa persecution, pero walang nabanggit anywhere na meron siyang asawa. Yung mga disciples, meron. Kahapon lang ako basa mo na sa Mark chapter 1, si Peter may asawa. Kasi may mother-in-law siya eh, na pinagaling ni Jesus. Pero si Paul, ano? Naisip ko lang siya, hindi ba yung sulat ng Ephesians? Yes. Di ba dun yung comment about marriage? Father, I mean, wife and husband. So parang naisip ko, maybe he's been married before for him to be able to give those advice. Ah, okay. Ah, revelation yun. So kung bilang Hudyo, parating ang pag-aaral nila ay yung Old Testament. At lahat ng mga sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians 5, hindi yung bago. So mula pagkabata nila, tinitrain sila sa Ten Commandments. Kasama sa Ten Commandments, yung usual na tumit ang lottery. Kasama sa usual na tumit ang lottery, mahalin ang lalaki at babae, magmasama ng lalaki sa lalaki. At marami itong mga implied sa buong Old Testament. Sa Proverbs pala, punong-puno na. Sa Psalms, punong-puno na rin. So, hindi, ibig sabihin, kahit walmasawa si Apostle Paul, alam niya kung ano yung obligasyon ng lalaki ko na. Pre-conversion. At post-conversion, yun yung na-realize niya na ito palang marriage ay patungkol kay Jesus at sa Iglesia. Pero, ay, yun ay prerogative niya bilang apostle, revelation sa kanya ng Diyos, pati na tinuro sa kanya habang nalang siya. So, hindi kailangan maging kasal bago mo malaman yung mga bagay patungkol sa pag-asawa. Yung mga single, dapat alam na nila at inaaral din nila at tinuturo sa kanila yung mga usapin ng pag-asawa. Hindi naging start yung pag-aaral sa pag-asawa kung kailan mag-asawa. Ganun si Paul. So bata pa lang, dapat alam na nila yung pag-asawa. In view. Fala. Other questions? Joey? Yung nabanggit niya mas na recall po, yung design to of the men sa Rato Profe, yung sexual intimacy po ba, hindi rin sa recall na mandate? Kung sinabi ni God na go and multiply, hindi po ba recall din po? In terms of number three? Ah, okay. Habang sasalita ako, isa yung mga naisip ko. Buti din ako. Oo, tama nga naman. Meron, yung number three, meron siya sa pre-fall at post-fall. Kasi yung pre-fall, kailangan yung sexual purity, ibig rin sabihin nun, na maging faithful ka sa isa. So si Adam, kailangan maging faithful na siya kay Eve, kailangan wala siyang iba. Yung sa mga anak ng babae, dapat hindi siya makipagsama. So yes, tama. Thank you, Pastor. May isa pa kong question. Where do we draw the line na parang itong financial stability na to is hindi, is godly at hindi, or parang kailan, actually more of when siya eh, pero parang where do you draw the line na itong what I have is enough to pursue someone in marriage? Basically ganito. So ano na yan eh? So when na yan, sa masahawon? Pero, ang consideration dyan ay yung financial stability ay una, nagtatrabaho. Meron talaga. Hindi pwedeng magkakaroon ako ng income after namin mag-asawa. Hindi ganun. Kailangan meron na. Ngayon lang mismo. Yun yung una. Pangalawa, kung agree yung babae dun sa financial status ng lalaki. At pangatlo, kung agree din, kung magulang ng babae. Kung okay lang sa kanila na ganito. So, may subjective part yun. Depende sa babae at doon sa magulang ng babae. So, merong mga babae na okay lang, kahit medyo mababa yung income at financial stability, no problem. Decision yun. May mga magulang din na okay lang, pero may mga babae at magulang na
I do not think that is wise na pumasok ako ng ganito. Kailangan respect nyo. Kasi yung decision nila yun, at yung mga magulang, iniisip nila yung anak nila ng babae, kailangan respect nyo yung decision nila. Na kung iniisip nila na, oh, oops, ibibigay ko sa yung anak ko, dapat, merong, dapat, may assurance kami na kaya mo siyang provide. So, merong subjective part yun, depende sa providence ng Diyos kung sino yung babae at sino yung magulang ng babae. Part yun. So, merong mga okay lang, merong mga hindi. Paano? Sige, last, meron pa bago tayo pinagbasago. Sige po, diretso tayo. Ang tanong ay sino? Sino? Ang usapin na ito, isa lang yung kinatutumbukan ng scripture pagdating sa relationship at sa usapin ng kung sino yun. Kung sino yung niligawan ng lalaki, kung sino yung sasagutin ng babae. At isa lang, ang sinasabi lang ay dapat Christian. Yun ang kinatutumbukan. Ang permission ng Diyos para sa tao niya ay kailangan ang pakasalan niya ay kapwa niya Christian. So, ang labas doon sa utos na yon ay yung mga hindi mananampalataya. So, other than that, magkakaroon na yun ang usapin ulit, degree, sino yung Kristiyano? Yun na, papasok na yun sa usapin, sino yung Kristiyano? Papasok na rin sa usapin, sino yung mga hindi Kristiyano? So, sa Deuteronomy 7:3-4, pinagbabawal yung mga Hudyo ng may pag-asawa sa mga Hentil. Bakit? Hindi nila kapanalig. Hindi naniniwala kay Yahweh. Hindi naniniwala sa Diyos nila. Kapag kinasawa nila yung Hentil, tatalikod sila kay Yahweh. Kinasawa nila yung Hentil, tatalikod sila kay Yahweh. Sa 2 Corinthians 6:14-15, pinagbabawalan na maging close sa unbelievers by virtue of the indwelling God. Do not be at equilibrio with unbelievers. Newsflash, hindi ito directly tungkol sa marriage agad. Ang sinabi, close relationship. So, hindi ito agad marriage. Pero, ina-apply ito at equal yoking sa marriage kasi walang ibang mas malapit na relasyon kundi pag-asawa yung marriage. Kasi yung marriage, you will become one flesh. mas malapit ang relasyon ng mag-asawa kaysa sa anak nila. No matter what your emotional status, kahit na feeling mas malapit ka sa anak mo, sa harapan ng Diyos, mas malapit ka sa asawa mo. Iisa kayo eh. You're one flesh. 1 Corinthians 7:39, they were given liberty to marry by their own choice, but restricted to the redeemed. Ang sinabi dito sa 1 Corinthians 7:39, you can marry kung sino yung gusto mo, but in the Lord. Dapat in the Lord siya. So, God permits His people to marry their fellow redeemed. So, ang tanong, okay, mga Kristiyano pala yung dapat kong iporso at sa mga babae, ang Kristiyano pala yung dapat kong sabutin. Ang tanong, nasan sila? Nasan sila? So maraming mga ginagawa ngayon, di ba, ng mga paraan. Yung iba, blind date, yung mga online dating, ganyan, maraming. Pero ang most common para sa mga Kristiyano ay yung mga kasama nila sa loob ng church. O kaya naman, yung mga nasa ibang credible local church. So, ibig sabihin, sa mga ibang mga local churches na mga mananampalataya din. Pero outside of that, may mga nangyari gano'n. Pero pwede natin yung pag-usapan. So, when? Kailan magsisimula? Siyempre, magsisimula ito dapat kapag personally prepared for marriage. Yan, kailan ako maniligaw, kailan ako kakausap ng babae, kapag handa na ako mag-isawa. Yung babae, kailan ako sasagutin, kailan ako mag-entertain. Kapag handa na ako mag-asawa. Yan yung tinuturo ng Bible. Ang tanong, ang medyo tricky dito, yung tanong na kailan yung handa. Kasi
vague yun eh. Vague pa yun eh. Paano mo masabi na handa ka? Sa lalaki, paano mo masabi na handa ka? Sa babae, paano mo masabi na handa ka? So, eto, medyo focus ako muna sa mga lalaki dito, dun sa unang answer. May sense ng independence from family. Kasi yung babae, hindi naman sa Bible, ha, hindi sila inaasahan na maging independent bago mag-asawa. Hindi inaasahan ng mga babae na maging independent bago mag-asawa sa Bible. Under the roof pa sila ng parents sila, no problem. Kasi hindi nga kakausapin niya magulang yan. Pero yung lalaki, kailangan independent na bago mag-asawa. Merong sense. Sa scripture, sila ng mga nag-enter sa marriage ay may capacity to build their own families. Meron silang kakayanan. Meron silang abilidad na buuin ang sarili nilang pamilya. Si Adan at Eva, ilang taon si Adan at Eva nung nag-asawa? 1 year old. Hindi, 0 year old pa nga sila. Ang edad niya, 1 day old. Hindi ka papanganak pa lang ha, kalilikha pa lang. 1 day old pa lang. Yung pinag-asawa na. Pero, dahil nilikha sila, nahanda na. No, si Adan at Eva nilikha na handa na. Hindi premature, hindi immature na nilikha si Adan. Hindi premature at hindi immature na nilikha si Eva. Nung nilikha si Adan, handa na siya na magka-Eva. Nung nilikha si Eva, handa na siyang magka-Adan. So si Adan at Eve, si Boaz and Ruth. Si Boaz, capable siya, may sense of independence bago niya pinaalam si Ruth. Si Joseph at Mary, maraming mga nagsasabi dyan, si Mary, bata pa. Pero si Joseph, may ability na, may independence na. Si Jose, may trabaho karpintero na siya during that time. So, yun yung sense of independence from family. Yun yung una na factor para masabi na ready. In a general sense, ha? General sense. So, malawak yan. Independent sa maraming mga bagay. Pangalawa, knowledgeable and ready to bear the duties of the marriage covenant. Ibig sabihin, alam niya yung papasukin niya. Paano masabing handa? Alam mo kung yung papasukin mo. Hindi ka handa kung hindi mo alam kung ano yung nasa likod ng pinto. Pagpasok mo sa pinto, hindi mo pwede sabihin na handa na ako. Hoy! Ganito pala to. Ibig sabihin, hindi ka handa nun. Kasi hindi mo alam yung mangyayari. At alam mo yung mangyayari. Alam mo yung papasukin mo. So, hindi lang alam kung hindi ready na pasanin. Kung ano man yung mga papasanin, pagpasok mo dun sa pinto na yun, dapat handa ka. Handa yung mga balikat mo. Napasanin yung mga responsibilidad. So, we should take note that privileges are always coupled with responsibilities. Most especially here. Ang mga pribileyo ay may kakibat na responsibilidad. Hindi nilikha ng Diyos yung mga pribileyo nang walang responsibilidad. Palagi magkasama yan, pribileyo, responsibilidad, pribileyo, responsibilidad. So, yung mga lalaki, pagpasok, dapat alam na nila kung ano yung gagawin nila pagpasok sa pag-asawa. Dapat handa silang pumrotekta, kasama nila, para sa mga next, ano to, next day. Handa silang mag-provide, magbalot ng buto. Handa silang mag-lead, manguna sa lahat ng aspeto. Papangunahan sa spiritual, papangunahan sa emosyonal, papangunahan sa physical, papangunahan sa mga mental, ng mga desisyon. Yan yung, alam ko kung ano yung papasunan ko. Yung mga lalaki. At pangalagaan yung kanyang asawa ko ba? Yung mga babae, paano masasabing handa? Kung handa sila na magpasakop, handa silang rumespeto, handa silang sumuporta doon sa magiging asawa ng lalaki. Yan yung sinasabing readiness. Hindi yung knowledge lang, kung hindi, alam ko to, at sige, gagawin ko to. Yun. Alam ko kung ano gagawin ko at pagpasok ko doon, willing ako na pasanin siya. Willing ako na pasanin siya. So, to pursue romance when marriageable, in order for marriage, is the best way of obedience to the commandments of God in love and marriage. So, basic na basic. Kapag maniligaw ka, kapag mapapansin ka na lalaki, sa isang babae, kailangan ka na. Pag magsisimula ka na yung first step mo, kailangan
nagsasalita ka na. Hindi ka mag-first step, hindi ka magpapapansin sa isang babae, hindi ka hindi makakausapin ng bigla, kung hindi ka pahanda. Ba't magagawin yun? Sa babae naman, hindi ka mag-entertain, hindi mo hahayaan na kinakausap-usap ka ng ganun, kung hindi ka pahanda. Hindi mo hahayaan. Bakit mo ka nakausap? Ano yan? So, qualification. Gusto rin natin bigyan ng DM na yung sinasabi natin na kahandaan ay hindi perfection. Gusto natin pag bigyan ng emphasis, hindi natin sinasabi kailangan perfect ka na bago ka mag-asawa. Walang ganun. Walang ganun. Okay? Kaya ang sinabi natin ay knowledge and readiness and somehow ginagawa mo na yun. Kaya yung mga bato na hinahanda na sila eh. Yung mga lalaki, hinahanda na sila na mag-lead, hinahanda na, pag naging teenager na yun sila, kailangan ko na siya turuan. Kuprotektahan mo si mama, patatrabahoin ko na kaagad yan, later on. Bakit? Kasi kailangan ihanda na siya sa gagawin niya, sa maging asawa niya. Hindi sakala. Kailangan merong sense na nagpa-function na siya in some senses bago siya papasok doon. Yung babae, ganun din. Yung mga babae, dapat tinuturuan na sa loob ng bahay yung magpasakot. Lalo na sa mga tatay nila. Kailangan matuto na sila ng respeto, sumuporta, maging mapagpasakot. Bakit? Yun yung gagawin niya sa loob ng kasal. Yung mga lalaki, tinitrain na naman muna. Tinitrain na ako sa mga gagawin nila. Bakit? Yun yung gagawin nila sa loob ng pag-asawa. Pero, again, sa mga training na yan, that must be the normative, pero hindi natin sinasabi ng perfection. Dapat din tayo maging perfectionist. Ganito ka ba? Dapat kaya. Hindi dapat maging perfectionist. So, how do I know? Ang tanong, paano ko malalaman kung ready na ako besides my own evaluation? Besides my own evaluation. So, ang topic natin yung singlehood. Sa mga single, paano malalaman na ready na ako pwera sa sarili kong perception? Kasi pag tinanong ko isang single, Christian number one, handa ka na ba mag-asawa? Dalawa yung pwedeng sagot niya. Sabi niya, yes, ready na ako. O kaya naman, ang sagot niya, ay, naku, parang hindi pa eh. Ang tanong, reliable ba yung sinasabi niya? Ang answer ay yes or no. Pwedeng totoo naman na ready na siya. Pwede naman na hindi totoo na ready siya. Yung sumagot na tingin ko hindi pa eh. Pwede naman na ang totoo nun ready siya. Ano lang siya? Perfectionist. Or pwede naman na tama siya. Hindi talaga siya ready. May paano natin malalaman? Ano yung evaluation outside himself? Ang evaluation outside himself ay una ang family, pangalawa ang church. Una ang family at pangalawa ang church. Gusto ko i-remind kasi na ang marriage ay usapin ng family. Usapin niya ng family, primarily at secondarily usapin niya ng church. So primarily, paano malalaman kung merong parental blessing and approval? Those are good indications for readiness in marriage. Kung yung nanay at tatay mo ay kayang sabihin na tingin ko, okay na. That is, mabuti yun. Naklase ng evaluation. Mabuti yun naklase ng outside yourself. Kung yung magulang mo sabi, okay, I will give you my blessing. Pero kung yung magulang, hesitate na anong-ano, indication din yun na mukhang hindi pa. So kailangan i-honor natin yung parents natin. Pangalawa, yung church, secondarily, yung ecclesiastical blessing and approval are also indications of readiness for marriage. Ito naman yung church, sa usapin ng mga obedience at disobedience sa scripture. Tingin ko parang nabigyan na ba, spiritually. Kasi merong mga magulang, ay hindi naman Christian, na pwedeng iniisip nila yung readiness at unreadiness ay lahat pwede sa spirituality. Yung church, papasok yan pang lahatan. Pwede ka na ba sa mga to at ready ka ba spiritually? So, those in authority have the responsibility to gauge the readiness of those entrusted to them by God. May responsibilidad ang mga otoridad na
kanan, sa liksikin, ng tama, ha? Hindi ng bias. Hindi ng may bias kung handa na ba siya o hindi sa pag-asawa. So, kanyari, sila, ready na siya mag-asawa. Sa usap ng mag-asawa. Kailangan, yung approval at disapproval ko ay base sa sinasabi ng Biblia. Hindi dapat, wag muna kasi ganito ganyan, kasi ganito ganyan, kasi mahal pa kita, ayaw pa kita pangawalan. Lalo sa mga babaeng anak, oo, ayaw pa. Hindi yung tanong dito, anong naiilit na emotional, alam mo, ang tanong dito, ano yung sinasabi ng Biblia? Yung mga, ang tanong, ano yung sinasabi ng Biblia? So, hindi kayo, dapat maging balancing authority dito sa usapin na to. Kung sa evaluation nila ng readiness or ang readiness. So, ano yung false teaching? Ang false teaching dito ay kapag pumapasok sa relasyon nang wala pang view, lack of, rather unpreparedness sa marriage. So, yung mga examples, and isa-isa namin ko dati, pero mabilis lang, flirting ay violation ng seventh commandment sa ating asawa. Ang MU ay violation ng seventh commandment. Ang unguided at prolonged boyfriend and girlfriend status ay violation ng seventh commandment. So, pakusalaman tayo sa Diyos, maging sa CRO na pag-usapan na natin, maging sila ay hindi tayo nag-push sa kanila, sila ang nagtanong. Sila ang tanong, sila sabi, Pastor, paano yung mga ganito? Kasi isa yung sa talagang major public na mga events pagdating sa loob ng iglesia at sa mga pamilya, ang usapin ng romansa. So, ang ganda kasi for the past years, puro nagsipag-asawahan na rin. Nasa CCRBC. Tapos, yung mga hindi, bakit? Tapos yung mga magulang sa atin, mas maraming magulang sa atin, ihanda na yung mga anak nila sa usapin na yun. So, salamat sa Diyos doon. So, well, maging maingat tayo dahil kapag dito sa web ay nagsimula nang hindi pa handa. Ang magiging problema nito ay una, naging venue siya ng reservation. Sipin mo yun, ginagawa ang reservation. Sipin mo babae, kung hindi ready sa kasal, ginagawa ang reserve. Sipin mo yun. Hindi pa ako ready, pero gusto ko, tatabi na kita. Mga lalaki, ganun din gagawin sa inyong babae. Yung mga babae na ayaw mo magpakasal, ayaw ko muna, i-reserve muna kita. Sipin niyo. So, magiging venue ito ng ganun, na hindi naman, walang utos sa Bible, at violation na sa Bible, baka nang nire-reserve ba hindi mo asawa? At ikaw, gusto mo yun? Nire-reserve ba? Pangalawa, ay ang pugad din ito ng mga oportunista. Magiging pugad ito ng oportunista. Mga lalaki, syempre, mga lalaki tayo eh. We take, yung sa sinfulness natin, pwedeng ginagawa natin ito oportunidad para sa mga physical pleasure, kausap na pleasure, na wala namang kakibat na responsibility. So, ginagawa opportunity, pagiging oportunista. Kailan tayo magpapakasal? Sana na. Na. Ayaw kong pag-usapan yan. Marami ganon. Sobrang tagal na. Pero bakit? Oportunista. Gusto nung benepisyo, pero ayaw ng responsibilidad. Kailan ba ako bibili ng sing-sing? Dahil babae na unbeliever, no? Sa mga boyfriend nila, kalipin nila. At nang tagal-tagal na nagpaparinig, no? Pakasalan sila. Sino ba yung may nabasa ako sa balita eh? Nanonood ako ng double B. Or something. So, sobrang tagal doon hindi siya pinakasalan, hiniwala yun niya. Yung babae. Sobrang tagal yun. So, anyway. So, opportunist yun. Sa mga babae. Ang babae pa, pwede mag-opportunista? Yes. Pwede rin. Ginagamit yung mga lalaki para sa mga emotional satisfaction nila. Gusto ko nandyan ka, pero may pagpasalan. Gusto ko nandyan ka, gusto ko ready ka, mapaglikuran ako, gusto ko kailangan na available ka, pero ayoko ipakasal natin. So, reservation opportunities. Beware. Beware. At lahat ng yan ay may iwasan dahil sa mabuti at magandang desenyo ng Diyos.
mabuti at maganda at mapagbiyayan ko sa inyong Diyos. And lastly, ito na yung pinaka-last. Last ay how. Ngayon, ano yung proseso? Paano natin ito step by step? Una, sa pagsisimula nito, nagsisimula ito by asking advice. Maghumingi ng advice, wise and godly advice sa mga magulang at sa mga spiritually mature sa local church. On the specificity of your approach. Paano ko ba sisimulan ito? Okay na ba ito? Again, magsisimula yan sa advice. Hindi dapat ikaw lang ang mag-isang didiretso niyan. Meron kang mga in authority. You are a person under authority. At mabuti na magpasakot ka sa authority mo. Pangalawa, may distinction. Sa proseso ng how, ay magkaiba ang lalaki at babae. Magkaiba ang lalaki at babae. Ang mga lalaki na nag-initiate at nag-approach, ang mga babae ang kumiresponde. So, may advantage at disadvantage yan. Ang mga lalaki, pwede silang mamili kung sino gusto nilang magawa. Yun ang advantage ng pagiging lalaki. Pwede kang mamili sino sa kanila pwede mong magawa. Ang advantage naman ng pagiging babae ay pwede siyang mamili doon sa mga nagpo-porso sa kanya. So, advantage siya ng babae. Pwede niyang sabihin na, hindi, oo. So, advantage niya sa kanya. So, both na advantage yun. Advantage ng lalaki, kung sino yung ipopurso, advantage ng babae, kung sino yung re-re-respond. Ngayon, pareho may disadvantage yan. Yung mga lalaki, ay hindi sila sigurado sa magiging sagot ng babae. Kailangan maging, ano tayo doon, ahanda tayo doon na pag pinuso mo isang babae, ikaw lalaki, pwede humingi siya. Disadvantage yun, hindi mo sure. Sa mga babae naman, ang disadvantage, hindi mo alam kung sino yung pupurso sa'yo. Wala kang choice kung sino yung lalapit sa'yo. Kung sino yung magpupurso. So, both have pros and cons. Now, pagdating naman sa explicit, sa pagpurso ng lalaki at sa pagiging pursued ng babae, ang explicit na command at principle ay maging crystal clear in your communication. Maging malinaw. Huwag mong itatago sa damo. Huwag mong papalabo mo yung blur. Kailangan sobrang linaw ng mga desisyon mo at sasabihin mo. Sa mga lalaki, kailangan diretso mong kausapin yung babae sa kagustuhan mo. Huwag mong magpala yung ligoy. Kailangan mong sabihin na iniisip ko na i-porso ka, pwede ba na i-porso ka? Kailangan diretsoy mo. Huwag ka magpaligoy-ligoy na inaano mo muna. And then, minawater test mo muna. Malamig ba ito? Hindi. Huwag ganun. Kailangan ko sabihin ng diretso. Ito yun. Ito yung intention ko. Ito yung naiisip ko. Ito yung plano ko. In ka ba? So, sa mga babae naman, ang explicit ay mag-explicit sa sagot sa mga lalaki. And never leave hanging indefinitely. Ang sagot ng babae kapag may nakipag-usap sa kanilang lalaki ay yes, pag-usapan na natin, no, huwag mo na ako usapin, or wait. Pero gusto ko i-clarify yung wait, kailangan mayroong time frame. Kaya huwag indefinite na maghintay ka lang. Kailangan mayroong kasi totoo naman yun eh, di ba? Lalo na kung hindi mo kilala. Medyo ano yun, girl. So, kailangan may time frame. Pwede mo akong pagbigyan. Pag-iisipan ko ito ng 6 na buwan. Pag-iisipan ko ito ng 3 buwan. Pag-iisipan ko ito ng 1 buwan. Pwede. Pero hindi yung sabihin, hindi indefinite. So, merong waiting definite na, no, na and also, in a reasonable time frame. Reasonable time frame. Pwede mo bang hintayin after 5 years? Unreasonable. Hindi reasonable yun. So, 7. Ang decision ng tatay, ha? Sa scripture. Yung tatay yung decision nun. So, kaso na. So, ibig sabihin, yung mga babae sasagot ng malinaw, crystal clear. Na yes or no or wait until may deadline. Hindi dapat
may blur. Yung mga lalaki hindi dapat, yung mga babae, nakakaramdam kayo, nakakakita kayo, ba't ako minimessage na ko? Ganun na yun, ba't ako minimessage ko na hindi nagsasalita? Hindi nila sinusunod. Hindi sila naging dayay. Kailangan nang sabihin ng mga babae, bakit mo ako chinachat? Bakit mo ako chinachat? Anong intention ko? Ganun dapat. At kailangan, kung wala kang intention, stop. Kailangan itingin agad. Bakit? Anong purpose? Sa mga lalaki, dapat gano'n. Na hindi ka makinag-usap ng walang intention. Yung mga babae naman, gano'n din. So, number four at number five, so, usapin naman ito ng parents. The approval and blessing of parents must be sought, and secondarily, the church. Gusto natin i-remind ha, ang mga anak ay responsibilidad ng magulang hanggang ipasal sila. Ang mga anak ay responsibilidad ng mga magulang hanggang ipasal sila. Ang nagiging common kasi ngayon, ang anak ay responsibilidad ng magulang hanggang magkatrabaho sila. Ganun yung common notion na yun. Pag nagkatrabaho na, whoops! Pero ang responsibilidad sila hanggang mag-asawa sila. Ano yan? Yan ay isa yan sa mga pasanin na dapat dali ng mga magulang. Therefore, dapat yan ang ini-insist at yan dapat ang nangyayari. Ang mga magulang, hindi dapat sila ang huling nakakaalam na ang anak pa lang nilang lalaki ay may pinaposo na at ang anak nilang babae ay kakasaya pala. Hindi sila ang huli. Dapat silang pinakauna na makakaalam sa usapin na to. So, ibig sabihin yung lalaki, nasa how tayo, di ba? Sa how? Ibig sabihin yung mga lalaki, they must pursue the blessing and approval of his own parents and the parents of the girl. Yan ang ginagawa. So, sa usapin pala, kaya hindi siya private, public siya, sabi ni Doug Wilson. Ito'y usapin ng anim na tao, hindi dalawang tao. Yung usapin ng pag-ibig, usapin ng anim na tao. Yung babae, yung lalaki, mga magulang nila. Hindi ito private, kasi ito'y public. At magulang nila. So, yung lalaki dapat, kikilo siya dahil approved na yung magulang niya. Na ready na lang. Oh, sige, ready ka na. Pero yung lalaki dapat kausapin din yung parents ng babae. Dapat kausapin din yung parents ng babae kung may approval. Kasi hindi pa yung authority nun. So sa mga babae naman, ang instruction ay kapag if he does seek, does not dapat yan, may not. If yung lalaki na nag-purso ay hindi sinisik yung parents niya, ay dapat yung babae mag-inform sa sarili niyang parents. Ano yun ha? Secondary na lang yun, pero dapat yung lalaki talaga. Dapat sabihin ng bahay, kausapin mo yung magulang ko. Kausapin mo yung magulang ko. Ba't ba tayo makausapin yung magulang ko? Dapat magulang ko makausapin mo. So, dalawa pala ang makausapin. So, and number five, lastly, ay parents, and secondary in the church, must guide the man and the woman until they reach marriage. So, take note, until they reach marriage. Ang paggabay sa kanila ay hanggang makasal sila, even after nga, di ba? Pero mas vital yung hanggang magkasawa sila. Hindi sila hindi ang magulang ay nandun lang na, sige, okay na yan. Tapos, hands off na. Hindi. Hanggang ikasal sila, hands on dapat yung magulang. Hindi dapat bitawan hanggat wala sila sa altar. Kailan may bitawan? Ipasal niyo yung anak ko. No. Doon mo may bitawan. Pero until marriage, hindi mo dapat bitawan ang anak mo. Hakulan ng Diyos yung mga magulang na binibitawan yung anak nila ng hindi patay. Kasama sa paghatol ng Diyos mo. Responsibility ng magulang yun. Responsibility ko sila ay hanggang mag-asawa siya. Responsibility hanggang mag-lead siya ng sarili niyang family at meron na siyang sarili yung authority. Pero until that time, sundin mo ako. Kailangan sundin mo ako sa mga sasabihin mo. So, ibig sabihin,
fostering sexual purity ng mga lalaki at ng anak na lalaki at anak babae dapat top priority ng parents at ng church. Ang sexual purity, hindi pwede yung boyfriend girlfriend na sila, sabi ko, pwede. Nag-seeker yung approval, wow. Hindi. Dapat hanggang marriage. Top priority ang magulang, ng mga magulang. So, ang ibig sabihin, hindi sila pwede mag-desisyon ng sarili lang nila. Hindi sila pwede mag-desisyon ng sarili lang nila. May sa Christ Church, kala Toby Sumter, dun sa idol, ang instruction niya sa mga anak niya, puro yung mga anak niya, puro may asawa na. Pero faithful. Ang instruction nila, dun sa process, hindi kayo pwede mag-date sa labas, dito na kayo sa bahay mag-date. Bakit? Yung sexual purity ay top priority. Dito na kayo sa sala. Bakit? Addressing ng authority. Hindi ko kayo, hindi ko kayo ahayaan na nasa kwarto kayo yung dalawa. Responsibilidad kita, anak. Hindi kita ahayaan magkasala. Not under my watch. You will not. I will kasama mo ako sa pagsunod sa Diyos, pero ako unang-unang pipigil sa'yo pag hindi mo sinunod ang Diyos. At ako pipigil sa'yo na hindi mo madisubli ang Diyos. Not under my watch. So, ganun yung ginawa ng magulang, ng pastor ng magulang. Tapos, bro, faithful. Hanggang dulo. Sila pa ang magtutulak pagdating sa kasal. Kasama sila sa paghahanda. Noon. So, ibig sabihin, usapin yun, hindi dapat may freedom sila kung saan-saan nalang pumunta, kung saan sila mag-desisyon, dahil responsibility sila ng parents. Now, ibig sabihin, pati premarital counseling ay responsibility ng parents. Ang premarital counseling ay hindi responsibilidad ng gobyerno ko. Hindi po responsibilidad ng gobyerno yan. Bakit ginagawa ng gobyerno may premarital counseling bago magkasal? Kasi hindi ginagawa sa pamilya. At sa kalakhanang churches, hindi rin ginagawa. Kung kailan mag-aasawa, walang kamalay-malay kung anong gagawin sa loob ng kasal. Pero top responsibility ng magulang ay i-train at kaya ako sinabi dyan na already previous dito. Mula bata pa lang tinuturuan mo siya, anak, ganito yung gagawin mo, ikaw ay lalaki, ito yung gagawin mo, lie, ito yung gagawin mo, pamag-asawa ka na. Hindi mo sisipuan ang asawa mo, paprotektahan mo siya, paprovidean mo siya, iingatan mo siya. Ulit. Hanggang mag-asawa na siya, ang ituturo sa kanya ay yung premarital counseling niya. Top priority yan ng parents to prepare for their future life. So sa inyo, ng mga magulang, take note. Kung babae ang mga anak ninyo, lalaki ang mga anak ninyo, yan ay papanagutan natin sa Diyos. Kaya hindi sa araw pag-uom, hindi. Nag-under ko ba sila ng premarital counseling sa Pilipinas? hindi yun ang sagot nila. Ang sagot sa nanay at tatay. Nanay, pinulupan mo ba siya, tatay, pinulupan mo siya. And, lastly, helping and upburdening is the role of parents in the preparation of their child's wedding. Again, ang mga magulang dapat tumutulong papunta sa pag-aasawa, sa kasal, hindi dapat sila magpabigat sa, at doon sa kasal. Dapat sila may naghahanda. Iahanda nila yung anak nila towards marriage. Hindi dapat, ay anak, gusto ganito, gusto ganyan, sa ano, kasal ha? Hindi. Dapat, sila yung nagsusupport. Ang kadalasan nagsusupport na yun sa kasal, puro friends. Puro, yung business na yun, wedding coordinator. Sino ang dapat wedding coordinator? Primarily. Kasama din yung mga magulang. Hindi dapat din guest yung mga magulang. Hindi dapat guest na ako. Pag-lituro na kami. Dapat din kasama sila. Na, anong gagawin natin? Paano natin pag-lituroan ito? Nor, gusto ko lang sabihin na itong culture natin ngayon ay at naging ng mga Christian churches na culture ay dapat bumalik sa scripture. Bumalik sa scripture. Bumalik sa scripture.
we should reform our view of romance. Sons are sent and daughters are given. Romance is formal, joyful, and serious because the gospel, which it pictures, is formal, gospel, and serious. Sige, siguro, kung may question, isa lang. Sige, gosh. So kapag kumausap ka ng multiple women na
So, kaya ako sinabi na sa isip, pwede, walang problema, pero kailangan mag-desisyon agad. Kasi meron kang tendency na gawin yun. Na, kausapin ko lahat, sinong sumagot? Ah, tatlo sumagot. So, yung dalawa, bigla ko lang hindi kakausapin, yung isa, tutuloy ko. Hindi ganun. Validation yun sa 7th commandment. Acquired ng adultery. So, sa, so, kaya no-no yun. Sa babae naman, na feeling niya, ipo-person siya, tapos bigla siya, biglang hindi. Yan, ayan yung result ng hindi explicit sa communication. Yan yung result sa number 3 sa process na binali wala. Hindi naging explicit. So, mga babae, kapag nakikita na nila na parang hinihiwalay ako nito ah. Pag by group na usapan, mga lalaki na babae, by group mga friends, wala problema yan. Pero kapag hiniwalay ka na, ikaw lang kinakausap. Alam mo na yun eh. So, ibig sabihin, hindi naging clear. Dapat yung babae, unang sense pa lang na, haba, bakit ako chinachat nito? Wala namang gagawin. Bigla na lang ako chinachat. Kailangan, ang maging clear na agad yung babae para huwag magkaroon nung sense na, ay, baka ko sa mga ito. Kasi kumakapit ka sa alabok, sa hamon. Wala naman eh. Wala naman sinabi eh. Kailangan maging clear yung babae na sabihin niya, bakit mo ako chinachat? Bakit mo kinakausap? Dalawa lang. Pwede kumamit siya, gusto kita pursue, or pangalawa, hindi. O pag hindi, tapos. Ibig sabihin, may iwasan yung usapin na yan. May iwasan yung, ay, feeling ko. Hindi tayo feeling. Dapat, maging clear tayo. Ano sinasabi ng scripture? Maging clear tayo sa communication. Kapag yung mga feeling, yung mga kumasakay sa ganyan, tapos sa loob ng kasal, puro feeling din ang gagawin niyo sa loob ng kasal. Hindi pagsunod sa scripture yun. So, manalangin po tayo. Ang manalangin, salamat po sa diskusyon. Ay hiling po namin na samahan niyo po kami na Biblia ang maging kalidad namin. I-reforma niyo po ang kultura ng namin, lalo na ng Iglesia. Payo-payo po kami sa banal niyong salita. Samahan niyo po kami sa aming pangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus Christ. So, pakinggan po natin si Peter para sa pagsisimula ng worship.